welcome sa ating programang Boses ni Magdalena. Pakinggan po muna natin ang maiksing story na ibabahagi ko sa inyo. Ako nga pala si John, at ito ang aking kwento. Naglalaro ako ng computer game sa isang computer shop, at kasama ko ang aking mga kaibigan. Pagkatapos naming maglaro, ay nag-download ako ng mapapanood ko kasi ako lang namang mag-isa sa kwarto na tutulog. Nang biglang may nag-chat sa akin. "John, pwede ba akong makitulog sa kwarto mo? Kasi may interview ako bukas eh." Anyway, taga Valenzuela pa kasi siya at ang interview niya ay dito sa Maynila. Si Ate Annie pala yung nag-chat. Mas matanda siya sa akin ng 3 taon dahil ako ay 22 at siya naman ay 25. "Eh ate, maliit lang yung kwarto ko. At saka kasi sila Tita Jane umalis, pumuntang Paranaque. Hindi naman pinaiwan sa akin yung susi." "Sige na John. Kasi kung dito ako magagaling, baka maliit ako sa interview. Ang traffic kasi." "Sige na nga. Eh, nasan ka ba ngayon?" tanong ni John. "Nandito kay Lola. Eh, marami na sila eh. Sakto lang sa kanila yung silid. Ikaw ba, nasaan?" "Andito ako, te, sa shop, naglalaro." "Puntahan mo na kaya ako rito. Hatid mo na ako dun sa inyo." "Ah, okay, sige. Hintayin mo ako dyan." "Ano ba yan, oh? Kung kailan ka nagbabalak na magsumikap mag-isa mamaya, eh, mauudlot pa. Nakakasawa kasi kung nakatayo, nakaupo lang sa CR eh." Sinasabi ko yun sa isip ko habang papunta ako sa bahay ng lola namin. Pagkarating ko sa bahay, nakita ko si ate na nakatalikod. Ang haba ng buhok niya at ang bango. Pero bali wala lang yun dahil pinsan ko naman siya at wala akong balak mag-isip ng marumi sa mga ate ko. "Oh, ayan na pala si John eh. Nakitulog daw muna si ate mo sa inyo kasi may interview pa siya bukas." Ang wika ng kanilang lola. "Oo nga po la. Kaya nga po nandito ako eh kasi nagpapasundo na yan si ate." Sagot ko naman. "Pagkahatid mo sa akin, lalabas ka pa ba?" tanong ni Annie. "Oo naman. Itutuloy ko yung oras ko dun sa shop. Sayang yun eh. Tsaka may ginagawa kasi ako dun." "Okay, sige. Basta umuwi ka ng maaga, ha? Para may kasama na agad ako ron. Wala pala sila Tita Jane dun eh. Wala akong kasama." Nakalimutan kong sabihin na nangungupahan pala kami ni Tita Jane at magkahiwalay ang room namin. At sarili-sarili pang bayad ng ilaw, kuryente at tubig. Kasama naming matulog sa bahay ang may-ari. So ito, nakarating na kami sa bahay at sinabi ko sa kanya na pasensya na tiya, magulo pa yung kwarto ko. Hindi pa ako nakapag-ayos. Dapat kasi sinabi mo agad sa akin kaninang umaga pa lang para kahit papaano nakapaglinis man lang ako rito. "Hay nako John, sanay na ako sa ganyan mo kahit noon pa lang. Hindi ka na marunong mag-ayos, no?" "Ako? Naku, ewan ko sa'yo. Lock mo na lang to kasi mamaya uuwi na yung owner ng bahay. Diyan lang kasi siya natutulog sa harap ng kwarto ko eh." "Hoy John, huwag ka na magpagabi ha." Habol pa nito sa akin habang ako ay paalis na. Fast forward. 3 videos na nakakagising ng diwa ang na-download ko sa shop. 11:30 na ng gabi kaya umuwi na rin ako. Pagka-uwi ko, nakita ko siya na natutulog at nakatalikod pa. Bigla akong nakaramdam ng pagkauhaw, pero iniiwas ko agad ang aking mga mata dahil nga sa nagkakaroon ako ng maruming isipan at parang ayokong tumabi sa kanya. Idinaan ko na lang ito sa kain, baka sakaling mawala. Nang matapos na ako, umupo ako sa tabi niya at nanood lang ako ng video sa FB.
Iniwasan kong manood ng mga videos na dinownload ko, lalo na't katabi ko ang nakakatanda kong pinsan. Nang ako'y makaramdam na ng antok, lumayo ako sa kanya. At doon ako sa malapit na pinto natulog dahil si hindi ako komportable na magkatabi kami. Sinubukan ko munang manood ng isa sa mga dinownload kong videos. Habang nanonood ako, bigla akong tinawag ni Ate Annie. "O John, bakit dyan ka natutulog?" tanong niya. "Hindi ako makatulog kapag may katabi. Nasanay kasi akong walang katabi." Sagot ko naman. "Ah, ganun ba? Eh, wala na bang ilalakas yung electric fan mo? Ang init kasi." "Eh, naka number 2 lang to eh. O ayan, number 3 na." Sabay pindot ko. Tinuloy na ni Annie ang kanyang pagtulog dahil may interview pa siya bukas. At ako naman ay gising ng gising. Hindi ko alam kung bakit hindi ako makatulog. Baka dahil siguro nga hindi lang ako sanay na may katabi. Habang ako ay nanonood, bigla na lang may bumulong sa tenga ko na lalong gumising sa aking diwa. "Alam ko na kung bakit hindi ka makatulog," pabulong na sabi ni Ate Annie. "Ate naman eh, may interview ka pa, di ba? Matulog ka na dyan, wag mo na ako ditong pakialaman." "Itigil mo na nga yung kapapanood mo ng ganyan at tumabi ka na dito sa akin," ang wika ni Ate. "Ayoko nga, ang kulit mo naman eh. Hindi nga ako makatulog kapag may katabi nga." "Hindi ka makatulog kapag may katabi o hindi ka makatulog dahil tag-uhaw ka?" Pangiti nito ang sabi. Hindi na ako umimik at pinatunayan ko na hindi ako ganun. Tumabi ako sa kanya para hindi niya mahalata. "John, nagka-girlfriend ka na ba?" tanong ni Ate Annie. "O ate, kaso hindi din kami nagtagal eh." May nangyari ba sa inyo?" "Oo naman no, dalawang beses pa nga eh," sabay tawa ko. "Wow, proud pa." Habang kami ay nagkukwentuhan tungkol sa mga ex, hindi ko namalayan ang kanyang kamay na nasa aking tiyan na at palakbay ito pa ibaba. "John, alam mo kung ano yung gagawin mo para makatulog ka?" "Anong gagawin ko?" tanong ko. "Pagurin mo yung sarili mo. Papanoorin kita." "Ano, sira ka ba? Sa harapan mo pa talaga? Budi sana kung tutulungan mo ako eh." "Charot." "Pwede din naman." Sabay tingin sa akin ni Ate Annie na nakangiting excited. Sa sobrang pagkatangay sa aming usapan, hindi na namin namalaya na sobrang lapit na pala ng mukha namin sa isa't isa. Maingat kong sinunggaban ang kanyang labi hanggang unti-unti na rin siyang napatihaya. Tumagal ang aming palitan. Sa aking pag-ahon, bigla niya akong hinila at niyakap at sabay bulong na, "Simulan mo na please, kailangan ko na eh." At dahil doon, maingat kong tinugunan ang kanyang hiling. Tiniis ko ang kagat niya sa aking balikat para lang hindi kami marinig ng ibang tao. Hininga at bulungan lang ang tanging maririnig sa pag-iisa namin ni Annie. Lumipas ang ilan pang minuto, hingal at pawisan kami pareho. Nakatitig lang kami sa isa't isa na may tamis sa aming mangiti. "Ah, John, secret lang natin to ah. Walang makakaalam kahit mga kaibigan pa." "Oo naman ate, sa susunod ulit ah." "Oo naman. Bibisita ako rito sa inyo. At syempre, didiretso muna ako kila Lola. Baka makahalata mga ngayon kapag hindi ako dumiretso agad eh." "O paano? Sige na, matulog na tayo. Tayo lang naman dalawa dito sa silid mo, kaya huwag na muna tayong mag-ayos ng sarili. Para sakaling magising ako ng umaga, eh, makaisa pa tayo. Bago ako pumunta sa interview ko." "Baliw ka talaga ate."
sabay kaming nagtatawanan. At ayun na nga, nakatulog kaming parehas ng kahit walang ano sa sarili na animoy parang magjowa. Hanggang dito na lang po ang maiksing kwento ng aking karanasan na nais kong ibahagi sa inyo.